Ang module na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin itong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din itong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Natapos ng araling ito, inaasahan na kayo ay nakakikilala ng iba't ibang nota, nakaguguhit ng iba't ibang nota, at nakapagbibigay ng halaga gamit ang iba't ibang nota at pahinga. Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako, si Teacher Iman, ang inyong guro sa musika. Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, simulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang masayang pag-aawitan. Ang galing niyo naman mga bata! Mukhang handang-handa na kayong matuto ah! Ngayon naman, ating subukin ang inyong kaalaman tungkol sa ating magiging aralin ngayong araw. Ngunit, may kailangan tayong dapat tandaan. Una, ihanda ang gamit sa pag-aaral. Pangalawa, maupo ng maayos. Pangatlo, makinig at manood ng mabuti. Ating subukin ang inyong kakayahan. Ibigay ang pangalan ng bawat nota. Number 1. Magaling. Ito ay tinatawag na quarter note. Number 2. Tama. Ang number 2 ay ang notang quarter note. Number 3. Magaling. Ito ay tinatawag na half rest. Number 4. Tumpak. Ito ay tinatawag na whole note. Magpatuloy, ipalakpak natin ang kumpas sa sumusunod na hulwaran. Pakinggang mabuti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kayo nga, subukan nyo nga. Magaling! Awitin ang Leron-Leron Sinta at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Sinta, buko ng papaya,
ni ang sanga. Tapos kapalaran, umanap ng iba. Kung ang iyong sagot ay quarter note, dotted quarter note, at eighth note, tumpak! Ang galing! Para sa isa pang gawain, pagtulong-tulungan natin ibigay ang time value ng bawat nota. Number 1, half note. Tama! Ito ay may dalawang time value. Number 2, eighth note. Galing! Ito ay may kalahating time value. Sumunod, 16th note. Ito ay may 1/4 na time value. Apat, ang whole note. Mausay, ito ay may 4 na time value. At ang panghuli, quarter note. Magaling! Ito ay may isang time value. Ang nota ay nagpapahiwatig ng tunog habang ang pahinga ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Ang bawat nota at pahinga ay may kaukulang halaga o time value. Ating sipiin ang nakalarawan upang malaman natin ang bilang ng kompas na tinatanggap ng bawat isa. Pagyamanin ang inyong natutunan ngayong araw. Kilalanin ang mga nota at pahinga sa awiting Bumalakay Buwan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Kung ang iyong sagot ay half note, quarter note, eighth note, ikaw ay tama. Ay nakatapos na kayo. Ngayon naman ay iguhit ninyo ang iba't ibang pahinga at nota na nakapaloob sa awiting Manang Biday. Nota ay whole note, half note, quarter note, eighth note, 16th note. Ang mga rest naman ay whole rest, half rest, quarter rest, eighth rest, 16th rest. Kilalanin ang mga nota at rest sa bawat linya na nakikita sa awiting Tiririt ng Maya. Magaling kung ang sagot mo sa unang linya ay 8th note, quarter rest. Ikalawang linya, quarter note, quarter rest, eighth note. Ikatlong linya, quarter note, quarter rest, eighth note. At ikaapat na linya, quarter note, quarter rest, eighth note,
at half load. Para sa inyong pangwakas na gawain, ating iguhit ang mga simbolo ng nota at pahinga at ibigay ang halaga ng mga ito. Labis akong natutuwa sa ipinamalas niyong aking galing. Nawa, sa susunod nating aralin ay mas lalo niyo pang pagbutihan. Sige nga, bigyan natin ng masigawang palakpakan ang bawat isa. Hanggang sa muli, ako ulit, si Teacher Iman, ang inyong guro sa musika. Paalam!